bago kayo nakikita sa katabi ko. Ngayon, i-review natin kung ano ang dog food na ito. Well, ito si Mr. Nice Guy Dog Food. Ang dog food ng ating paring TJ Bertuccio ng Bertuccio Bully. So, syempre, kung meron siyang dog food na ganito, sigurado na ito rin ang pinapakain niya sa kanyang mga alaga. Pero bukod doon, itong Mr. Nice Guy Dog Food ay ang dog food na pinag-uusapan simula pa last year. Pero ngayon, February, inilaunch na ito. Ito ang ating adult variant. Hintayin nyo lang ang ating puppy variant kasi darating na rito ngayong March. Ngayon, lapit kayo para makita nyo kung ano ang features and benefits nito. Meron na siyang omega 3 at omega 6. Siyempre, para mas maganda ang coat ng ating mga alaga. Probiotics na kailangan natin para mas maganda ang digestion nila sa kanyang mga kinakain. Nucleotides, ito. Ang immunity, improves immunity combat challenges and stress. Diba, alam naman natin pag napapagod, yan. Pag nasasobrahan sa exercise, kailangan to ng ating mga alaga. At ang taurine, para mapanatili ang kanilang magandang puso. Yan, di ba? Siyempre, ang yucca plant extract. Ito, sikat na to halos sa lahat din ng dog food para mabawasan ang amoy ng kanilang mga dumi. At meron ditong high protein diet for active lifestyle ng dog. Kasi ang protein ang pinagkukunan ng energy ng ating mga alaga. Pero ang kagandahan doon, hindi ganun kataas na sobra ang kanyang protein. Nakalagay pa rin ito sa minimum. Kaya hindi tayo matatakot sa sobrang taas na protein na pwede makuha ng ating mga alaga. And kagaya nun, balance. So pwede natin i-research. Ako, gumawa na ako ng research ko. Andiyan si Google. Diba, meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kilala. Ang fat na kailangan din ng ating mga alaga. Kaya dapat yan ang dalawa na nasa lista. At itong dog food na to ay pwedeng-pwede sa lahat ng breed. Eno, pwede siya sa small, medium, large, pati sa giant dog. At nakalagay na dito kung ano ang feeding guide na ibibigay natin sa kanila. Ngayon, sabi na ito, pwede daw siya sa small breed, pwede sa medium, at sa large breed. Dapat makita natin, ano ba sa isang equals niya? Pwede nga ba talaga siya sa lahat ng breed? Ayun o. Kaya pala. Kasi, ang kibble size niya ay hindi malalaki. Tama lang. Pwede nga siya sa small breed na merong maliliit na bibig at pwede rin siya sa giant breed na merong malalaking bibig. Ayan o. Fairness ha. Ang bango. So, ngayon, syempre, ang panuntunan ng South Farm bago natin ilabas ito sa market. Diba? Bago natin i-promote ito sa market, dapat sinusubukan namin. Dapat sinusubukan ng mga alaga namin. Diba? Kaya ngayon, papakita ko sa inyo na kung paano ko ito ibigay sa ating mga alaga. Pero dapat, huwag kakalimutan, meron tayong measuring para alam natin kung gaano ba dapat kadami ang itagdag at ibawas depende sa resulta sa ating mga alaga. Bawat alaga natin, iba-iba ang resulta na kahit na anong dog food ito sa kanila. Siyempre, dapat malinis lagi ang ating mga bones. Yan. Kaya ngayon, susubukan natin pagkain ito sa ating mga alaga. Unahin natin ang day na si Titi. So, para kay Titi na isang 10 months old na day na tumitimbang ng almost 30 kilos na. Meron ako yung scooper eh. Yan. Ang scooper namin dito, ito, tinitingnan talaga namin yung content. Ito, nasa 200 grams sa capacity niya. Ayun o. Tingnan nyo. Tapit ka. Diba? So, meron kami mga ganyan yung scooper. Ready. Kasi, yun nga, gusto namin
sakto binibili namin sa ating mga alaga. So, para kay Kiki, na tumikipang ng almost 30 kilos. Bibigyan natin siya ng 300 grams para sa kanyang first meal. Tapos tayo. Ayan. 300 grams para kay Kiki. Kesyo naman, na isang Belgian Malinois, bibigyan natin siya ng 200 grams. Ito na, pagkain na. Ngayon, tatawagin na natin sila. Ayan, ang ating Belgian Malinois. Ngayon, papakita ko kayo. Kaya ba kukusin ko si siya yung sabi sa inyo na ibigay ko ng 200 grams. Unang sabak pa lang yan. Gusto niya na agad. Hindi naninibago. Diba? Kasi sabi siya, mabango nga eh. Magugusto nila yung amoy. Ubos! Simot! Nakita nyo, kinain ni Kisha, yung ating Belgian Malinois. Yung 200 grams na yun ay full meal niya na dahil si Kisha natin ay more than 2 years old na. Yan, ito na ang ating great day. Papasubok natin sa kanya, Mr. Night Guide Dog. Okay. Kitty, hit! Good boy! Very good! You know, grabe upa ko. Yan, ngayon, pakakainin na natin ang pinakasiga dito sa kennel namin. So siya, kumakain lang siya ng 100 grams per day. Ganyang katipid dito yung dog food na to. Punti lang para sa buong araw. Ito na, makikita nyo na ang pinakasiga ng kennel namin. Walang iba, hindi si... Ta-den! Barbie! Huwag po ka muna, Barbie. Very good, good girl ka talaga eh. Opo. Ayan o. Barbie! Go Barbie! No.
talaga, Barbie! Oo. Oh. Ha? Oo, oh, gusto pa, tama na, bukot naman! Huh? Napahiya dito dahil hindi lang nila inubos kundi takam na takam pa sila sa pagkain ng dog food na ito. Diba? So, yung mga picky eater dyan, subukan nyo to. Dahil ang akala ng iba, dahil si paring TJ natin ang may-ari ng dog food na to ay pang-uli lang. Hindi po! Dahil pwede po ito sa lahat ng pig ng aso. Good for all pig po ito. From giant to small to medium and large, kagaya ng pinakita ko sa inyo. Kaya, the dog food na to, isang thumbs up para sa atin, South Farm. And, this dog food, Mr. Nice Guy Dog Food, promote, sell the nice way. Yun yun! What's up, Bully Gang?